Magandang araw, narito ang latest update natin hinggil nga sa typhoon na si Ulysses. So dito sa latest satellite animation natin, makikita po natin na yung tinate ang sentro ng bagyong si Ulysses ay offshore pa rin at hindi pa rin tumatama sa anumang bahagi ng Bicol region or lalawigan ng Quezon. At kaninang alas 3 ng or alas 4 ng hapon, ito ay tinate ang nasa layong 60 kilometers ang layo east-northeast ng Daet, Camarines Norte. So taglay ni Ulysses ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang 140 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso naman ay abot ng hanggang 195 kilometers per hour. At sa susunod na 24 na oras, inaasahan itong kikilos pakanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Itong susunod na slide na pinakikita po natin ay yung radar, Doppler radar natin sa Daet, Camarines Norte. At pinakikita nga po nito yung tinatayang mata ng bagyong si Ulysses ay hindi pa tumatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Makikita rin natin yung rain bands ng bagyong si Ulysses na patuloy ang tumatama, hindi lamang dito sa may bandang Bicol region, kundi maging dito po sa may bandang silangang bahagi ng Central Luzon, nakararaming bahagi ng Southern Luzon, at maging dito nga sa northern part ng Eastern Visayas. So, iyan po isang dahilan kung bakit kahit malayo pa nitong mga nagdaang araw, yung sentro ng bagyong si Ulysses ay nakaranas na kagad ng mga pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Kabikulan and dito sa may bandang Eastern Visayas. At habang lumalapit po yung sentro, yung rain bands unti-unti ring lumalapit at tumatama sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Yan din po ang reason kung bakit nagsimula ng umulan dito sa Metro Manila at sa ilang bahagi nga po ng Central and Southern Luzon sa mga araw na ito. Yung previous movement ng bagyong si Ulysses, makikita nga natin simula na naging isang tropical depression from a low pressure area inside the PAR hanggang sa lumapit patungo dito nga sa halos eastern seaboard ng Bicol region kaninang alas 2 ng hapon. Typhoon category na po itong si Ulysses, no? At within 24 hours, mapapansin natin yung center track ng bagyong si Ulysses ay inaasahang tatawid nga, tatama muna sa Pulilo Island in between 11 PM ngayong gabi hanggang 2 AM bukas po ng madaling araw. Possible landfall naman sa mainland ng Quezon ay sa pagitan ng alauna hanggang alas 3 ng madaling araw bukas. Tatawirin ang gitnang Luzon, nearest distance ng sentro sa Metro Manila, north of Manila sa pagitan po ng alas 4 hanggang alas 6 bukas ng umaga, around 50 kilometers po north of Manila ang tinatayan nating sentro. And tuluyang lalabas or lalagpas ng kalupaan ng ating bansa via the Zambales area bukas din ng umaga sa pagitan po ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. So generally ang pinakikita nito, yung center track, but we also have to consider yung area of probability, no? Makikita natin na kung hindi man kumilos ayon dun sa tinatayan nating center track, posible rin palang bahagyang hilaga ng Pulilo Island or bahagyang timog ng Pulilo Island. So anywhere dito sa Quezon area, yung possible next landfall mamayang gabi. At yung pagkilos nga, maaaring bahagyang hilaga ng Manila at we're not ruling out the possibility na yung sentro nga ay pwedeng direktang tumama ng Metro Manila. Kaya't ang lahat po ay pinapayuhan na patuloy nga magantabay dito sa 3-hourly weather bulletin natin sa bagyong si Ulysses. Dahil dito sa senaryo na ito, meron pa rin tayong mga nakataas na warning signal number 3 sa southern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, maging sa may bandang Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Tarlac at Zambales. Generally, nakikita po nating lugar dito sa mapa na kulay orange. Makita natin stretching all the way, portions of Northern Luzon, the entire Central Luzon, majority of the Southern Luzon area ay under warning signal number 3 po tayo. So, ang Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Laguna ay nakataas din po sa mga oras na ito yung warning signal number 3. Ganon din po sa northern at saka central portion ng Quezon, kasama nga dyan yung Pulilo Island. Samantala, nakataas din ang warning signal number 3 sa Batangas, Catanduanes, Camarines Norte at dito sa northern portion ng Camarines Sur. Ang warning signal number 2 naman dito sa ating mapa, yung areas na kulay dilaw po. Sa natitirang bahagi ng Quirino at natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, ganun din sa southern portion ng Benguet, warning signal number 2 po tayo. Doon din sa southern portion ng La Union, dito sa natitirang bahagi ng Quezon, dito sa may bandang Marinduque, sa northern portion ng Occidental Mindoro kasama ngayon Lubang Island,
sa northern portion ng Oriental Mindoro, sa natitirang bahagi ng Camarines Sur, sa Albay, sa Sorsogon, sa Burias at Tikaw Island. Nakataas po ang warning signal number 2. Samantala, warning signal number 1 naman yung areas na kulay blue dito sa northern Luzon, ilang bahagi ng southern Luzon at ilang bahagi ng eastern Visayas. Sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, Abra, Ilocos Sur, natitirang bahagi ng La Union, Occidental at Oriental Mindoro, Romblon, sa natitirang bahagi din ng Masbate, may warning signal number 1 po tayo. Sa northern Samar din, sa northern portion ng Samar mismo, at dito sa northern portion ng eastern Samar. So ano nga ba inaasahan natin? Yung mga lugar na may warning signals number 3, 2, and 1, ngayong gabi po, makakaranas ng masungit na panahon. Pag sinabi natin masungit na panahon, ulitin po natin, posibleng malakas na ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Lalong-lalo na po, yung pinakita natin kanina, yung malapit sa eyewall ng bagyong si Ulysses, yung lalawigan po ng Camarines Sur, Camarines Norte, at maging itong lalawigan ng Aurora, at itong northern portion ng Quezon, posible po makaranas mga pag-ulan, bukod pa dyan yung malalakas na hangin na pwede nga magpatumba ng mga poste ng kuryente, makapagpatumba ng mga puno, at makasira ng mga bahay na gawa sa kahoy, at maging yung combination ng both the concrete and wooden materials. Binanggit din natin na may warning signal number 2 po tayo, no? Areas with warning signals number 3 and 2, at meron ding areas na under warning signal number 1. Ngayon sa mga susunod po nating weather bulletin, habang lumalapit yung sentro ng bagyong si Ulysses sa Central Luzon at sa Metro Manila, posible pa pong ma-upgrade yung ilang areas na may warning signal number 2 into warning signal number 3. Samantala yung paulan na inaasahan nga natin, generally yung Camarines Norte, Camarines Sur ay inaasahan po na makakaranas ng heavy to intense with the times torrential rains dahil malapit po ito dun sa eyewall ng bagyo. Ganon din dito sa may bandang Metro Manila, Calabar Zone, Aurora, Bulacan, Pampanga at Bataan simula po ngayong gabi hanggang bukas. Iyon yung time na inaasahan natin na tatawid si Aurora dito sa Central Luzon area at pinakamalapit nga yung sentro sa Metro Manila sa pagitan po ng alas 4 hanggang alas 6 ng umaga bukas. Samantala, katamtama naman hanggang sa malakas na pag-ulan, asahan sa Cordillera Administrative Region, mainland Cagayan Valley, Catanduanes, Marinduque at doon sa northern portion ng Mindoro Provinces at sa natitirang bahagi ng Central Zone. So dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon, asahan yung epekto ng amihan at nung tail end ng cold front ang patuloy na magpapaulan. Samantala, doon nga sa nakararaming bahagi po ng Central and Southern Luzon at maging sa ilang bahagi ng Visayas, yung bagyo pong si Ulysses ang magdudulot ng mga pag-ulan. Pinakita rin natin kanina within 24 hours ay tatawirin nga nitong bagyong si Ulysses ang nakararaming bahagi ng Central Luzon hanggang sa makalabas bukas via the Zambales area. At inaasahan na bago mag-landfall yung pinakamalakas na hangin nito ay posibleng umabot po mula 140 hanggang 155 kilometers per hour. However, hindi naman natin inaasahan na magiging super typhoon po, pero patuloy tayong magmo-monitor at magbibigay ng update through our severe weather bulletin. Samantala, yung storm surge, lalong-lalo na po dito sa may bandang areas ng Camarines Norte, Catanduanes, Aurora at Quezon, including the Pulilo Island. Asahan po natin yan. So yung mga coastal areas dyan, hopefully na-evacuate na po into higher grounds or at least nakagawa na po ng mga disaster preparedness and mitigation measures. Simula pa nung nagbigay tayo ng babala sa bagyong si Ulysses nitong mga nagdaang araw. Mga pagtas na alon na posibleng umabot din ng 2 metro asahan sa mga ibang bahagi pa ng Central and Southern Luzon. Kasama na po dyan yung mga areas ng La Union, Pangasinan, Isabela, Zambales, Bataan. Yung may mga coastal areas po. Dito sa may bandang Southern Luzon, sa Marinduque, Romblon, Masbate. So nandito po yung mga listahan ng mga areas na posibleng makaranas ng biglang pagtas ng pag-alon dahil nga sa bagyong si Ulysses. So generally, pinakikita ng image na to, yung mga areas na posibleng makaranas po ng storm surges or in some ways, yung biglang pagtas ng alon sa coastal areas. Mapapansin natin, mostly areas over the Central and Southern Luzon po yung inaasahan natin ng ganung senaryo. Samantala, aside from areas with warning signal, yung mga karagatan po na kulay dilaw, yan po yung areas na may warning signal. Yung mga bahaging karagatan naman na may kulay pula, may nakataas din po tayong gale warning dyan. So,
These areas magiging maalon hanggang sa napakaalon dahil sa bagyong si Ulysses. These areas naman po ay dahil sa umiral na Amihan or Northeast Monsoon. And then, itong bandang kalayaan at yung eastern coast nga ng Eastern Samar ay dahil pa rin sa bagyong si Ulysses. So generally, yung mga bahaging karagatan na kulay pula at kulay dilaw, inaasahan po natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon. So bawal po pumalawot ang anumang uri ng sasakyang pandagat dito dahil nga napakadelikado bukod pa doon sa inaasang overall weather condition aside from the overall sea condition. Balikan po natin yung inaasang pagkilos ni Ulysses. Bukas nga inaasahan natin na tuloy ang lalabas, makakalagpas ng kalupa na ating bansa pagdating ng Friday, ay tuloy ng lalabas ng ating air responsibility. At sa darating na Sabado naman ay kikilos patungo dito sa central part ng Vietnam. So yan po muna ang latest mula dito sa PAGASA regarding Typhoon Ulysses. Ang susunod nating update ay mamaya alas 8 ng gabi. Magandang hapon po sa inyo lahat.